And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out of thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord God, thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Neither shalt thou commit adultery. Neither shalt thou steal. Neither shalt thou bear false witness against thy neighbor. Neither shalt thou desire thy neighbor's wife. Neither shalt thou covet thy neighbor's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, his ass, or anything that is in thy neighbor's. Sabay-sabay, these words the Lord spake unto all your assembly in the mount up of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice, and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa aming binasa namin at pag-aaralan, Panginoon. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay makinig, maunawaan ang pag-aaralan, basics, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, Ten Commandments. I pray na kayo mag-bless again. Maraming salamat sa victory last week at sa bawat isa na naglilingkod sa inyo, Panginoon, nakikiisa. At makasama namin dito, Lord, I pray na tuloy-tuloy po ang blessing ni Lord, paggabay din sa napakarami ang ginagawa na. But I pray na streamline din na Panginoon yung mga dapat gawin, dahil minsan po, Lord, ay ang aming mind dapat ay nakafocus din sa mga mas importanteng bagay, Panginoon. We pray for about sa isa naman sa mga buhay, Panginoon, mga trabaho, nag-aaral, Panginoon, at career naman niya, Panginoon, especially sa paglilingkod sa inyo. Ipamasunod kaya po yung mga gantong topic, Lord, na wa ay makuha namin para magamit po namin sa aming buhay, Panginoon, kayo malulugod in the end. Salamat po, Lord. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is Still No More. Still No More, as in wag na wag nakaw. Okay? So again, ito po yung part ng ating series, the Ten Commandments. Hindi sunod-sunod yung ating banat, no? Pero ay isa-isa po natin yan. Kaya sana huwag kayong mimintis kahit ng isang importante po kasi yan, eh. Again, so yung binasa po natin ay familiar ba? Tawag po dyan Ten Commandments ni lahat natin. So sana at least nagkaroon tayo ng idea. Balikan natin para sa iba na alam naman natin na yan. Pero yun po ay malinaw na marami pong commandment ng Diyos. Pero itong sampu na to, napakaganda kasi siya, comprehensive nga ang tawag nila dyan. Ibig sabihin, nandyan na lahat. At yung pinaka-basic, lahat ng kasalanan maiisip nyo, pwede nyo i-trace dyan, actually. Amen? Amen. Kaya we take time na isa-isahin po yan. Hindi kaya ng isang yan. Hindi ko nga alam kung abot tayo mamayang hapon. Pero depende na. Okay? So, ano ba yung... Again, title po nito is Steal No More. Huwag ka na magnakaw. Kasi ang idea po dyan, lahat tayo, I'm sure, na, sinong hindi pa nagnanakaw dito? Sino yung nakapagnakaw na? Kahit maliit na bagay. Taas kamay. Magnanakaw! Hindi, totoo po yan. Ako minsan, alam mo na, minsan walang may tindahan pa naman kami dati, kaya nga isa sa mga dahilan daw, sabi. Hindi ko alam Sabi, ba't wala na tayong tindahan? Sabi ba naman ni mother? Eh, ninanakaw niya naman kasi. Hindi na, obviously, nagdahilan na rin siya. Wala na siya tayo. Pero yun, itindahan kami dati, syempre. Hindi naman nagnanakaw ng pera, kaso alam mo na, ang hilig namin dati talaga ng soft drinks. Kaya, ang hirap na may tindahan. Amen? Amen. So sana, kaya ang pinaka-message lang po dito mamaya, huwag na tayong magnakaw.
So sana after nito ay yun, ma-realize natin kahit maliit na bagay ba isa-isahin po natin. Okay, kaya again, kinuman sa kanila yan kasi lahat naman ng kasalanan ay nakasama. So this time again, after nito, wala na siguro magnanako ditong habit sa dahilim dati. Hindi ko lang ano, pero meron kasing ganun eh. Alam naman ni Pastor yun. Meron talaga may sakit daw siya. Ewan ko. So, sakit mo. Pero talaga nasa church ka daw, nanako ka pa. May ganun. Kaya at ang ninanakaw, alam mo na, yun talaga nakaw na wallet, cellphone. Hindi po masyadong uso yung cellphone nun. Mga year ano pa lang yun. 2000. Basta yung bago lang ako doon. 2000 ako doon, 2001. Pati ba nun sa kasalan eh. Kaya, ewan ko. Tapos may kilala din ako dito. Ganun din naman. Bagit ko na isang beses nyo dito yun eh. Kapitbahay namin, the same time, schoolmate namin. Yan ang tawag doon, kleptomaniac daw sabi. Basta magnanakaw lang. So, yun nga, isa dahil din, nakuha ata, wallet, cellphone. Eh, dito sa akin, nanakaw sa akin, bike. Kwento ko na yun, di ba? Bike tinakaw, paano nanakaw? Eh, naiwanan ko eh. Alam mo na, kapitbahay lang naman. Di, binalikan ko actually, siguro naalala ko din pag uwi ko, binalikan ko. After how many hours? Wala na. Eh, regalo sa akin yun, di ba? Kalimutan, grade 3 ako noon. Top 1 ako noon, kaya niregalo ka ng daddy ng ano, bike, to, tuwa ako noon. Wala, yung wala. Alam ng mga kapitbahay namin. Di ba yun yung bike mo, pininturahan lang ng pula? Hindi ko makakalimutan kasi samahan ng loob ko noon. Nakalimutan ko na yun. Tapos kaya lang naalala ko ulit kasi nga sa school naman. May kilalang ganyan-ganyan. Biglang nag-ilaw yung ano ko. Ah, yung pala yun. Okay. So, wala mo. Nasabi ko na din lang. Kasi gusto ko lang linawin. Wala namang mag-anakaw dito. Wala pa naman. Salamat sa Panginoon. Amen? Kasi dahil pwede manakaw dito. Doon nag-iingat kami. Buti wala naman. Amen? Yung mga cellphone dito, kalat-kalat eh. Mga gadgets natin. So, sana walang ganyan. At ngayon nga, kaya rin i-aralin to, para sa atin na ni lahat, kahit mga bata pa kayo, napakasama nito. At makikita natin ngayong umaga yan, or hapon. Okay, so again, ito yung 10 bagay na inutos ng Diyos malinaw, huwag niyong gagawin. So meron dyan, may mga patungkol sa Diyos, of course, ang nauna. Pero second half, more on sa mga kapwa natin. So, balikan ko lang na mabilis ha. So huwag kang papatay. Then, nauna muna yung honor your father and mother. Dito na sa mga, sa tao, ha? And then, thou shalt not kill. Huwag kang papatay, of course. Huwag kang mag-adultery. Huwag kang mag-anakaw. Huwag kang mag-sinungaling. Natapos po natin last time yung sinungaling. Thou shalt not covet. So, isa-isa yun po natin yan. So, dito ngayon tayo sa thou shalt not steal. Kung nagnakaw ka na dati, huwag mo nang ulitin. Inutos ng, ano ba yung, bakit ba tayo nagnanakaw? Ba't may magnanakaw? Siguro, tama ang bisyo. Okay, maraming dahilan. Pero, natapos din natin yung 1 Timothy 6:10, di ba? Last time. Yung sabi doon? Memory verse na rin natin yan eh. For the love, money. Yan, okay na. So yun, so mahal mo kasi yung pera or yung equivalent ng pera. Kung nagnakaw ka ng cellphone, mahal mo yung cellphone? Hindi, mahal mo yung pera. Ayaw mong magtrabaho bago ka magkaroon. Kaya nagnanakaw ka ngayon. Hindi sa'yo, alam mo naman yan, kahit mga bata, i-try natin yan. Yung anak ko minsan kahapon, alam mo naman siya, maliit pa kasi. Pero tinetry natin yan. Eh, siyempre, gutom siya. Bigla na lang. Mga bata eh. So, kaya bata pa lang, alam nyo, masama magnakaw. Alam mo, yung hindi sa'yo. Tinuturo natin yan, oh.
Hindi sa'yo yan. Tinuturo natin yan. Kasi nakakahiya. Diba? Ngayon, ang bata, nakakatawa mo nga eh. Pero pag lumalaki yan, si Aiden, hindi yan, ano, sumbong niya sa akin, pero hindi naman ganyan mga yan. Marami, may bug dun, oh. Hindi sa'yo yun eh. Okay? May cellphone, o ano pa yung mga ninanakaw. Isa-isay na natin ngayon. Bike. Ayan, bike ko nga, nanakaw. Eh, si Pastor Anderson, nagkakwento rin yun eh. Yung America yun, nanakawan din silang bike. Dalawa pa daw. Iniwanan nila, ilan mo sa mga bahay nila, walang bakod. Tapos meron ka rin makikita sa Facebook, di ba? Yung mga parcel daw ninanakaw, i-deliver siya. Wala silang bakod eh. Iniiwanan lang doon ng Amazon. Maya-maya, may kukuha. So, bakit ang nanakaw? Love of money. Ayaw mo magtabaho, gusto mo magkaroon. Eh, gusto mo magkaroon, okay yung magkaroon, pero bakit? Magtabaho ka muna. Amen? Amen. Pag hindi sa'yo, huwag mong pagnanasaan. Later na pa yung COVID. Eh. Pero ganun din yan, magkakonnect to eh. Actually, yung Ten Commandments. Ganun din yan. Pag nagnakaw ka, mag-isinungaling ka. Kasi, sabi mo, hindi naman sa akin yan eh. Ay, hindi sa akin. Hindi naman sa'yo yan eh. Eh kasi naka ano eh, finders keepers. Alam niyo 'yon? Finders keepers. Pag nakita ko, ako akin na 'yan kasi nakita ko pinabayaan mo eh. May mga ideyang ganyan kahit mga bata. Never 'yung gagawin niyo mga bata, amen, kahit matanda. Lalo pera, ang pera kasi ano 'yan eh. Ready 'yan, pwede mong bibili. So, alamin mo 'yung kinita mo hindi sa iyo 'yon. Ay, yung hindi mo kinita, hindi sa'yo yun. And therefore, pag ginastos mo yung hindi sa'yo, pag nanakaw din yun. Okay, punta tayo sa ibang ano, yung parang hindi na ganun. Ano yung mga ninanakaw din ng iba na hindi dapat? Bukod sa... tapos na tayo dun ba sa ano, yung mga obvious na yung ninanakaw. Ano pa yung ninanakaw na iba na... oras, yan, madalas siya example yung pastor doon. Kasi nga, lalo yung mga, o, yung mga ano po, may mga trabaho kasi na, ano, alam mo na, orasan. Diba? Nga, mag-inikuya ka rin eh. So, kaya magaling na rin yung mga contractor ngayon, o yung mga customer, ginagawa, gusto nila kontrata. Regardless kung ilang araw mo matapos yan, ganito lang yung usapan natin. Ganun ang bayad dyan. Pag tumagal kayo, bahala na kayo. Naitindihan nyo ba yan, mga bata? Pag sinabing kontrata, gawa ka ng bahay, 1,000,000, basta yun na yun, sa'yo material, sa'yo na. So, iba naman, tinitipid, pero saka na yun. Yung sabihin lang, huwag ka magnanakaw ng oras. Yung iba, madalas yung mga menial jobs na kunwari sa Jollibee. Obviously, ang tabaho mo doon, hindi para may ng burger, no? Basta andun ka lang ng 8 to 5, kung ano man yung ship mo, ay, ano, yun na yun. Yun ang usapan doon. Hindi pwedeng mag-ano ka ng burger tapos ubuwi ka na. Hindi ganon. So kaya ngayon, yung iba, ang ginagawa, ninanakaw yung oras. Ano yung sabihin nun? Ninanakaw yung oras. Either, hindi nagtatrabaho, iba naman late. Kaya yung mga employer niya, matalino din. Merong kompleto po yan. Merong ganyan, ganyan. Tawag ito, bandik lock. Depende nga, sa amin salamat, walang ganyan eh. Kaya hindi ko makakalimutan ng bagong ano ako, ganun. Pag na-late ka ng 5 minutes, ang ibabawas sa sweldo mo, 15 minutes agad. Kasi parang talaga hindi ka ma-late. Pag 15 minutes ang ano mo, late mo, isang oras na yun. So imagine mo, di parang hindi ka na pumasok ng isang oras. Nang 8 oras. So, bawa sa sweldo mo yun. Kasi nga, nananakaw mo yung oras pag hindi ka nagtatrabaho. Okay, ano pa yung nananakaw? Napakarami yan. Gusto ko manggaling sa inyo. Idea. Ano yan? Medyo controversial yan eh. So, pero tama rin yun. Sa ngayon, ayaw kong pasukin yan. Pero, sige, paalala niyo sa akin eh. Magkakaroon tayo ng ano dyan. Hindi seminar, sermon lang. Okay? May ano kasi ako dyan eh.
So, pero tama yun. Pero, credit na lang, ganyan. Sa trabaho, ganun kasi. So, yung sabihin, ikaw yung nakaisip, ikaw yung gumawa. So, dapat sa iyong credit. Either sweldo yan, bayad, or at least nasabihan ka, ang galing talaga ni Jana, naisip niya to. Ako, hindi ko naisip. Hindi yan? So, paano nila na ako yung credit? Yung binanggit mo sa kanya, sasabihin niya, ako nakaisip niyan eh. Yan. Ano pa? Nabanggit na yung trabaho, no? Ano pa yung ninanakaw? Galing good ah. Paano yun? Ano po, yung iba kasi kumukuha ng bagay sa BGMs. Kaya gaya po yung mga constituents. Tama yan. Naunahan mo ako. Hindi. Ayan sa sinabi sa Jeremiah eh. Ninanakaw. Hindi, pag-iisipin ang sabi na sa Jeremiah, ninanakaw yung salita sa Diyos. Ibig sabihin nun, salit na i-priest nila, pinapangalakal. Ayan, matama rin yun. Malalim na yan eh. Tumano tayo sa ano? O, ano ba yun? Sige, okay lang yan. Ano ba yung ninanakaw? Asawa. Jowa. Tama po yun, amen? Yung utang factor na hindi saan bayaran. Pero kay Ezzy, hindi ko in-expect kay Ezzy manggalik. Eh, duma tayo. Mamaya ba? Punta tayo dyan, ha? So, pag asawa na naman asawa, sa kanya na yon. Ang problema, magnanakaw nga yung ano eh. Ang dami-daming babae dahil lalaki. Yung iba, ewan ko kung bakit ganun. Kasi nga minsan, ayokong masyadong i-ano sa inyo, pero kailangan nyo rin malaman eh. Ay, hindi makontento, pero bakit nga nanakaw? Hindi mo yung sinasama mo nun. Ang dami dyan eh. So talagang merong yung iba, either may dahilan din. Ibig sabihin, talagang gusto mo saktan yung mga tao siguro. Or yung iba naman, hindi makakuha ng iba, nagkataon na lalim ng ganito. Nagkamabutihan, di ba? Yan. Pag may nagsasalita, biglang hindi ko na-expound yun. Pero, totoo yun. Okay, ito kasi may experience eh. So, totoo po yun. Masama yun, di ba? Nakawin, asawa mo. Eh, sa ano pa naman, sa showbiz eh, talagang usong-uso yan. Masama, di ba? Mag-asawa, yun na yun. Magkamali ka, yun na yun. Panindigan mo, okay? So anyway, yung mga sponsor. Ano pa yung nananakaw? Ba, din sa mga kanina? Yung ano, pastor, yung ano ako, nangunguta ako eh. Tapos hindi ko pa nabayaran. Parang nakaw rin siguro. Ayun, buti, alam mo ba? Parang nakaw. Totoo ba? Totoo yun. Kasi wala pa talaga. Kung mayroon talaga ng trabaho, di mo mabayaran. Oh, pero kasi pag nangutang ka, may agreement yun. So, ine-expect yun ang inutuangan mo. So, tama yun. Pag hindi mo binayaran yun, ninakawan mo siya. Kaya yung iba, galit na galit ba? Di ba napansin mo? Nakaw yun. Parang kanina naman, yung late sa trabaho. Ganon din yun. Ine-expect, andyan ka. Hinahanap ka. Tapos wala ka. Tapos mabayaran kita. So, tama na yung iba. Mabayaran ko talaga yan. Tama na yung iba. Ah, kaya. Natuwa. Natuwa ako at least alam mo. Pero totoo po yun. At least, nakinig nyo yun? Ganun po yun. Nabalik tayo sa ibang bagay na. Sa kanina, oras ulit. Kaya yung iba naman, importante oras natin, ano, huwag kayong balilate, di ba? Kung nasa usapan. Usapan natin, okay. Usapan natin ay nakita tayo ng ganito, alas 8, mag-uusap tayo ng isang oras. Diba? And then, split na tayo. Problema yung pag na-late ka, ano nangyayari? Para mo na rin ninakawan ng oras yung tao. Andun lang siya, namumuti na yung ano, mata. At tinutubuan na ng ugat yung kanyang paa. Nakihintay sa'yo. May pupuntahan pa siyang iba. Nakikinig ba kayo, especially mga bata? Huwag na huwag niyong gagawin yun, lalo pag yung mga taong ano. Actually, sa lahat naman eh. Character ano daw po yan, character flow. Pero sa church kasi, sabi nga sa inyo, paglingkod ka ng Diyos, talagang ano eh, bigay ka ng bigay, di ba? Yan, kasi pag sinundo ka, si pastor, ang aga last time, amen? Say, ano yan eh, ano yung pastor? Dahil ko natutunan dyan eh. Yung tandaan niya, may sakit pa siya. Oh. Pagdating nyo dito. Alam niyo yung mga guest speaker, hindi gano'n, madalas yan.
Kasi importante sila eh, ganun yun. Kaya nakabless din yan, di ba? So ganun po yun. Ibig sabihin kasi pag na-late ka, ninanakawan mo yung oras mo, yung ibang tao. Ako ha? Ano pa? Ano ba yung mga ninanakaw natin minsan? Ha? Trabaho. Ano? Ha? Tiwala. Respeto. Ay, maganda yung respeto. Napansin nyo ba yung mga politiko nakaw, ano yan eh, siraan? Basta rin ikaw, itarindi. Again ha, pag may siniraan akong kulto, hindi sira yun. Pag sinabi yung totoo about them, sira na talaga sila bago ko sila, hindi siraan yon. Tandaan nyo po yan, kasi yung mga church minsan saan eh, mga preacher eh. So iba yon. Pero yung mga politiko talagang ginagawa ng paraan. Yung iba, naghahanap din sila, hinuhukay yung ano, para sa halip na sila yung sikat, ang maging sikat sila. Ganun po yan, nakawa ng tiwala, nakawa ng respeto. So wag na wag nyo nang gagawin yun. Kung, kung ginagalang siya ngayon, eh basta yung bagay, naano si Manalo, kasi nga post teacher eh, ibig sabihin, nandami nilang naloloko, so hindi nakaw yun, winawarning nga natin yung tao. Okay? Ano pa? Bago tayo mag full blast dito. Naisip pa ba kayo? Isipin nyo lang, yung idol ginawa nyo, huwag naman sana, or ginawa sa inyo. Tiwala. Tiwala. Ano ba yung... Hindi naman sa kanya yung... Ano, yung... Hindi naman sa akin yung gamit, tapos... Kinuha nung ibang tao, hirap-harapan, nanakot yun. Oo naman. Kinuha eh. Ay, hindi sa inyo. No. Tapos... Hindi rin sa kanya, pero kinuha niya. Nakaw ba yun? Very good question, no? So, kailan lang, samba ako kahapon, nandun kami sa Alalanga, di ba? Hindi nakita namin yung may ginagawa doon, no? Ang laking lupa. Kaso sinakop na yung ilog. Ay, ilog tuloy. Ano, lawa. Tama ba yun? Always remember, pag may kinuha ka na hindi sa'yo, nagnakaw yun. Katulad nun, no? Sa gobyerno. Kaya pag hindi sa'yo, hindi rin sa kanya, may-ari pa rin nun. So sa ating batas, no, dati kabisado ko yung preamble natin. Pero sa mga ano yung territory, di ba? Automatic yun. Pag hindi sa'yo, hindi sa kanya, sa government. So may-ari pa rin. So ang nagkakatiwala dyan, sa atin lang lahat siya, pero huwag gagamitin personal. Okay? Yun yun. Yan. Ayan, so tama rin yung gamit, di ba? Gamit. So dito sa atin kasi share lahat dito, di ba? So pag nakiyok isa, gusto mag-CR, may gumagamit na iba, okay lang yun, di ba? Kasi kailangan natin lahat yan. Eh, pero para yung, pag yung isa, natulog na doon. Ang ganda naman CR dito. Ninanakawan mo ng oras ng gamit yung tao, di ba? Anong kahapon, tagal niya sa CR, ha? Ito mga nag-Robinson. Yan. So, ano pa? Nakikita niyo ba idea ng pagnanakaw? Pag hindi sa'yo, huwag mong kunin, huwag mong gamitin. Kasi, pagnanakaw yun. Ganun din, oras, pera, tiwala, respeto, ano pa ba? Pag-ibig, diba? Time. Lahat ng kapakipakinabang, huwag mong nanakawin. At, ngayon naman, biblical examples tayo. Ano ba yung mga biblical examples natin na pagnanakaw? So, obviously, kinukuman sa atin na huwag magnakaw, di ba? Genesis 31. Ito parang dito nakaw. Ito yung sabi niya. Ibasa po. Ready, go. And Naaman went to shear his sheep, and Rachel had stolen. Okay, so kanino daw yung images? Laban. Sino nagdakaw? Anak niya pa, di ba? Eh, tatay naman kita eh. Tama ba yon? Lahat ba na sa tatay mo sa'yo? Yan, yun yung magandang lesson sa mga anak ko rin. Ngayon, lalo yung mga anak natin, in a way, parang ano eh, share yan, in a way. Di ba? So, pag pinakain ka,
Kaya tinuturo ako din mag-pray itong mga to. Salamat at kumakain kayo kasi anak kayo ng tatay nyo. Pero, matuto kayo magpasalamat, di ba? Minsan. Nangindihan nyo ba yun? Masalamat kayo sa tatay nyo, nag-provide. Nanay nyo, nagluto, bumili. At kaya later, kaya nag-pray tayo. Sa Diyos lahat galing yan eh. Kaya pag tayo po ay hindi mapagpasalamat, para tayo magnanakaw. Okay? So ngayon ito, medyo negative kasi di naman Christian yung ano yun, images eh. But still, ang gusto natin i-point out dito, mali pa rin yung magnakaw, hindi sa kanya yun eh. Kahit patatay mo yun at kahit idol yan na hindi mo dapat nakawin, eh ba't mo ano, nakaw? Diba? So huwag mong papakialaman yung hindi sa'yo. Amen? At to the point na hinanap pa to, tinago niya pa. So yan. So again, sa Bible po, nakikita natin dito yung mga example. Hindi po maganda magnakaw. And then, ito na nga yung sa 30, sabi dito. Yan, so ninakaw, no? So galit na galit si Laban ngayon, pero actually, parang excuse niya rin yan eh. Pero still, ninakaw, hindi maganda. Ito siguro yung pinakamagandang example ng pagnakaw sa Joshua. Na talagang hindi maganda, no? May basa niyo po. Ready, go. When I saw among the spoils of booty Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels free, then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Sino yan? Sino yung nagnakaw? Sikat yan eh. Sino yung nagnakaw sa time ni Joshua? Yung pinatay. Si Achan. Yan, Achan. Tandaan niyo yan. So ang kwento niyan ganito, alam niyo naman, gobyerno sila, pero at the same time, people of God sila, may utos sa kanila eh. So sakupin niyo to. Ang utos sa kanila, total lang Diyos ang lumalaban din sa kanila. Ibig sabihin, kung aalaw ng Diyos na manalo kayo, panalo kayo. Pag hindi, hindi. So ang Diyos ang may karapatan siya magsabi, saan pupunta yung spoils? So yung makukuha niyo sa gera na yan pag nanalo kayo. So ano makukuha nila? So marami, lahat basically, kasi pinatay mo yung mga taong yun, saan pupunta yung mga ginto nila, yung kanilang lahat ng mapakinabangan about them, saan pupunta yun? So sa according sa Bible, lahat yun ay depende sa usapan, diba? So may mga time po na sabi ng Diyos, sa inyo na yan. Pero itong mga early ano nila, nung sila yung nananakop, sinasakop nila yung promised land, lalo ito, ito yung unang-una eh. Diba? Masabi doon, lahat sa Diyos. Okay, ibig sabihin, lahat yun sa treasury ng isa kanila din naman yun, eh, di ba? Pag sinabi ko kanina, sa gobyerno, eh, wala nang may ari ng lupa na to, eh. Eh, wala nang may ari ng puno na to, eh. Eh, yung puno, okay-okay pa, kasi hindi naman real estate yun. Pero still, pag hindi sa'yo kung nakawin. Ngayon, itong kay Achan, lahat ang utos sa Diyos. O, syempre, anong gagawin ng mga tao? Eh, di sa Diyos. Nilagay nila, inipon nila, at nilagay nila sa common treasury. Tapos yung isa, yung isang tao, at malamang damay po yung mga kanya mga kamag-anakan, kasi di naman niya kaya mag-isa yun eh. Tingnan nyo dyan. 50 shekels, alam nyo mong gano'ng kano yun? Ang bigat doon, malaki yun. Ang bigat, ginto pa yan. So ano nangyari? So yung iba nililimit, I'm sure yung iba dito, marami nakuha si Achan, nilagay naman niya doon. Nilagay niya yung iba. Kaso meron siya natipuan. Okay? So kaya pinangalanan dito, Babylonish garment. Ibig sabihin, kakaiba to. Nung panahon po nila, kahit naman sa atin, pero ngayon kasi madali naman manufacture lahat ng bagay. No? Pero nung panahon nila, kakaiba po yung damit, pagkakaiba yung pagkakagawa, yung materyales, talagang pinaghahangaran yan eh. Okay? So natipuhan niya, sandali. Ayokong ilagay to sa gobyerno. Ayokong ilagay to sa akin to.
Ganun ang ginawa niya, kaya tinago niya. Hindi lang yun. May silver, may gold. At sabi dyan, bago niya kunin, anong ginawa daw? Pinagnasaan niya muna, ay, sa akin to. Okay? So, alam niyo ba yung nangyari kay Achan? So, sa mga hindi nakakalam, napaka-crucial po nung panahon ni Joshua, kasi kinakangkar nila eh. Pangako ng Diyos yung matagal na kay Abraham. At pinagpasapasahan yun. Para ng palataya na yun. Isang araw, lahat ng tao ay pagpapalain. Ano ko talaga yung memory verse ko eh. Pero, still, pinangako sa kanila yon. So, crucial yon kasi bakit? Yung time nila. Bakit? Kasi nga, pangako yun, dapat yung matupad. Okay? Pangako ng Diyos. Yung iba, nag-provide para doon. Si, kung naalala nyo, si Moses, di ba? And then, siya yung ginamit para makaalis sila doon. And then, naalala ko si Joseph. Si Joseph, talaga na nanampalataya siya na makakaalis sila doon. So, sabihin ko lang, ginagalang nila yung kwento na yon, importante yon. Naalala ko lang tuloy sa atin ngayon. Ano importante sa atin? Ngayon tayo ay church. Lalo sa nag-uumpisa dito, kaya naalala nyo, lalo yung mga dati na dito, lahat ng bagay crucial dito eh. Hindi natin papayagan yung isang bagay na kahit isang compromise lang na makapasok dito. Kasi importante yun. Kaya pag may alam mo na, loko-loko, or kahit hindi masyadong mahina lang na Kristiyano ganyan, pag may naka-offend dun sa rule, na importante, hindi pwede yun. So, ang gagawin natin, either siya yung magbago, pero hindi natin pwede siya pwedeng itratuhin na parang, ayun, huwag mo nasabihan niya. Ganyan. Okay? Kasi importante. Ganun ang nangyari po dito. Malinaw. Yung iba nakibahagi, yung iba doon, hindi nagnakaw, eh lahat naman sila, sinugal nila yung buhay nila. Sa pag-conquer doon eh. Hindi yung pwede sabihin, eh, sinugal ko buhay ko, eh, kami din eh. Diba? Kaya minsan, nasasama din yung loob daw ng mga sundalo. Kasi nga, binubuhay sila yung buhay nila para sa bidding ng gobyerno. Kaya iba dyan, kaya nagiging loko-loko rin. Kasi nga, ganun ang utak nila eh. Feeling nila, buhay ko to, binawis ko yung buhay ko. Mas wala ko lang makukuha. Kaya pag laki, ano yan, mga general, yun yung mga magnanakaw. Diba? Hindi lahat ha. Pero yun yung sana makuha niya, yung ganong attitude na huwag na yung gagayahin. Kaya nangyari kay Achan, yes, nakibahagi ka sa gera, pero yung mga gather natin, hindi sa iyo yan. Amen? Ganon din sa church. Kung talaga naging successful tayo, anong gagawin niyo? Kung di dahil sa akin. Pastor, lagi may kinakwentong ganon, kaya alam ko yun eh. Doon din niya dinitali, kasi naiisip ko, anong sabihin ni Pastor na ganon? Yung pala, gano'n ka na, dumami tayo, naging successful tayo, yung ibang member, nagmamalaki. Tapos yung iba naman, may malaking offering dito, ang tingin mo, sa'yo yun, may bahagi ka doon. Eh, Pastor, may offering naman dyan eh. Wala ba ako dyan? May gano'n po, nangyayari yun. Kaya, again, inaaral natin, huwag kang magnakaw. At nag-uumpisa yan sa isip ni Achan. Nakita niya, wow, panalo tayo, ang dami yung ginto, eh. Isang damit lang naman to. Kinuha niya yon, hindi sa kanya. Kaya nangyari doon, ano nangyari? Dahil crucial po yan. Ang sabi ng Diyos, walang magnanakaw, nasa sa akin ang desisyon, mananalo kayo, matalo kayo. Pag inoffend mo ang Diyos, matalo kayo, di damay-damay kayo lahat. Ganun din sa church. Kunwari, mayroon dito, kunwari si DM. Willing ni DM, ako magaling dyan eh. Therefore, lolo ako ng konti lang. Ang inigaw ako ng unbeliever. Walang silang pakialam sa akin kasi ako naman yan. Nangyayari po yung sa church pag feeling mo, entitled ka na. Amen? Ganun si Achan eh. So, ano nangyayari sa kanya? So, hindi ko na mabasahin lahat, pero kwento ko na lang. Ilang beses natin nabasa to. Sana nabasa niya po. Si Joshua ngayon, yung leader, sabi ko, ano to? Kasi nangyari kasi dito, natalo sila. Yung pangako ng Diyos sa kanila, hindi sila matatalo eh. So nagtaka ngayon si Joshua. Ano nangyari dito? Di nag-ano siya sa Diyos?
Huwag kang iyak-iyak dyan. May nagnakaw sa inyo eh. O, sige. Okay, nakukuha niya kwento? Suspense pa to eh. So, ang ginawa, pinatawag sila lahat. O, pila, pila. Pamilya-pamilya yun. O, sinong nagnakaw? Umamin na. Walang umaamin. Eh, ang galing ng Panginoon. Ginakausap si Joshua eh. Paano mo gagawin yun? Di, wala pa namang GPS nun. Diba? Wala pang tracker nun. So, kaya tinuruan, binigyan siya ng karunungan. Bandang uli, paunti-unti. Uy, taga ano yan? Taga saan ba ito si Achan? Taga Judah to, kapamilya pa ni, ano, ni Caleb. Eh, balkada niya yun. Hindi naman. Pero hindi niya in-spell yun. O, sige, sino mga nakakaw dyan? Sino ba yun? Inarin natin yung suspense, ah. Ayan, una Judah and then Zarhites. And then mga Zarhites, Zabdi. Uy, taga Zabdi. And then Carmi. Then si Achan na, nalaman ni Joshua 'yon. Eh syempre, hindi naman siya wala naman siyang ano power. Pero sabi niya, "O sige, umamin ka na." Eh itong si Achan, syempre, huli na siya eh. Alam niya 'yon na ang lingkod talaga ng Diyos. Ginakausap ng Diyos, di ba? Kaya sabi niya, oh, sige, umamin na siya. Yun yung binasa natin. So, ano nangyari sa kanya? Oh, sige, paluin lang kita. Huwag ka na mag-anakaw, ha? Hindi ganun, eh. Ang ginawa sa kanya, bago siya batuhin, pinaalis muna yung mga ano, di ba? Oh, huwag kayo lalapit dyan kay Achan sa pamilya niya. Di lumayo sila. Doon sila mismo sa lugar ni Achan. Okay? At anong ginawa sa kanila? Ay basa, ready, go. And Joshua said, "Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day, and all Israel stone him with stones, and burn them with fire, after they have stoned them with stones." Ang ginawa ngayon, pakipalitan. Pakipalitan yung ano. Hindi masalap eh. Ang ginawa sa kanila, pinalo lang. Binato sila. Kasi kayo, bihira kayo, lahat tayo magkakasama dito. Nagsarili kayo eh. Kasi lahat sila, sabi niyo, why has thou troubled us? Okay na, dami tuloy namatay sa kanila na supposedly buhay. Ganyan po yung mga kasalanan po. Pag ikaw, nagkasala kayo, wala namang ibang ano dito eh. Boyfriend lang naman ako, yun ang pakialam nila dyan. Damay-dama yan. Imagine mo, katulad ng list station natin, kunwari lang kay DM. Diba, anong mangyayari doon? O kaya si ano na lang, sino bang, na si Ray Ray. Nari si Ray Ray, nag-boyfriend ng ano, unbeliever. Hindi pwedeng hindi natin mababalitaan, di ba? Ay magkaka-friend pa kayo, di ba? Makikita ngayon ni ano yun, ni Juliana yun. O yun, pinagmamalaki pa yung boyfriend niya. Eh, yung lahat ng naitanim natin, naituro natin kay Juliana ngayon, ano mangyayari doon? Hindi siya matalino, makapektuhan siya, di ba? So, damay-damay po yan. Kaya dito, ang ginawa ni Joshua, at utos naman ng Diyos, sandali. Lakas ng loob mo, ha? Di inipon yung kanyang mga pamilya, pati pamilya niya. Kasi sangkot din yun, eh. Kaya yung anak niyo, ano yung pag may ginagawang kalokohan, sabihan niyo agad. Amen? Kasi madadamay kayo dyan. I'm telling you. Kaya ngayon, binato sila ng bato. Hindi po yan ano ha. Patay sila. At hindi lang nangyari, anong, hindi pa yan tapos eh. Anong nangyari doon? Yung hip, anong ginawa? Ayun lang pala. Hindi, burn them eh. Diba? Sinunog pa. Patay na sinunog pa. Ganyan po ang Diyos. Paggalit talaga sa atin. Amen? Kaya warning po yan. Sabihin ng iba. Kaya yung mga bakla na naman, ang sabi nila, ako, ganitong karanasan ko, kasi, ganyan,
Pinalayas na ako, tapos nang umalis ako doon, ginawa sa akin, dahil bakla ako, ginulpi pa ako doon, at nung ginulpi ako doon, hindi ako makapasok ng baho. Di laik-laik, kala mo na-persecute eh, no? Pero alam mo, minsan pag may ginawa kasalanan na talagang galit ang Diyos, idik-dikin ka niya. Amen? Amen. May kinig ba, mga young people, especially? Maging 6 years na po tayo. At isa mga temptation sa pastor nyo na medyo magluwag. Alam nyo po yan. Kaya pag nakita nyo hindi ako nagluluwag, alam ko kasi yung patutunguhan natin pag nagluwag-luwag tayo dito. Andun yung takot sa Diyos. Ang ganda ng simula nyo, tapos bigla ka lang nakakita ka lang ng ano yung church dyan na may compromise, ganyan-ganyan. Nag-compromise ka na rin. So kaya gusto ko sabihin dito, sana ba, ano yung ano natin, motivation natin para di magnakaw? Takot sa Diyos. At again, kung magulang ka, kahit kapatid mo, pag nakita mo, nagnakaw, sumbong mo agad. Kasi pag nasanay yan, magnakaw. Ano mangyayari? Kaya po yung, again, sabihin nyo kung ano ako sa mga politiko. Kasi pare-pareho yan eh. Saan ka naman nakakita ng politiko? Kunwari, si Duterte. Nagnakaw, kunwari, si Marcos. Sa palagay mo, ang gagawin ng kapatid niya? Dapat sabihin niya na, uy, huwag kang kinakaw. Parang hindi sila madamay-damay, pamilya nila. Pero kasi pag nagkutsabahan na yan, ano mangyayari doon? Yes, hayaman sila, pero ano mangyayari? Damay-damay din sila, pati apo nila, pati anak nila, mga magnanakaw. At yung galit ng Diyos andun sa pamilya nyo pag nagkataon. Amen? Ganon din sa church. Kaya nagko-compromise yung church yan, hindi yan isang araw ginawa. Pati mga member niyan, pastor, parang mali yan ha. Hindi, di sinabihan ng ganun eh. May mali na, hindi mala sinabi. Okay lang yan, pastor, kahit ano pa yan. Saan natin nakuha yung pastor? Parang sa pagano yan, anong practice yan. Sige lang, okay lang, basta masaya. Ganun nyo, ganun din sa pamilya. Pag hindi nyo sinabing mali yan, bandang muli, damay-damay, lahat kayo paparusahan ng Diyos. Amen? Kung sana naintindihan natin yung ano, si again, nagnakaw lang po siya, wala siya masyadong ginawang masama, marami naman na silang resources, pero ninakaw niya yung sa palagay niya para sa kanya, pinatay po siya ng Diyos kasama yung pamilya niya. Last na titingnan natin sa Bible example. Dito po tayo sa Minor Prophet. Hindi makita kasi sobrang minor. May basa po, ready, go. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land, but swearing and lying, and killing and stealing, and committing adultery, they break out and God touches them. Okay, so ano nangyari? So maraming kasalanan ang sinabi dito, pero nung time kasi ni Hosea, ang sama na po ng Israel, sa totoo lang. Pero hindi naman ganoon, kasi nga, hindi lahat. Okay, tandaan niyo po pag binabasa niyo yung Bible, huli niyo yung context, huli yung pagbibintangan na hindi naman dapat. Alam niyo yung pananampalataya nakarating hanggang sa atin ngayon eh. So obviously may mga matino pa dyan. Pero yung lingkod ng Diyos, iniisa-isa niya yung mga kasalanan. Kasi nga, ayun yung dapat nating iwasan. So marami nang ginagawa ng mali ng mga Israel ng time na yan. Ano daw? Swearing, lying, killing, stealing. So bakit sila magnanakaw? Eh kung pinagpala na sila ng Diyos noong mga panahon na yan. Well, ganun ang tao eh. Amen? Andun yung temptation lagi. Pag yan ay hindi na warningan, sa panahon natin ngayon, kompletong-kompleto ng batas. Ang problema kasi sa ngayon, ba't may naganakaw pa rin? Sino na nagbasa dito ng batas ng Pilipinas?
Hindi yung bastang constitution lang, maiksi lang yun eh. Yung mga tinatawag na penal code. Ang haba niyan. Pag ito ginawa mo, ganito ang parusa. Pag ito ginawa mo, ganito ang parusa. Pag ganitong klase pagnanakaw, ganito ang parusa. Napakadami. So, supposedly, wala na magnanakaw. Diba? Kasi comprehensive na yan eh. Pero ba't may nagnanakaw pa rin? Kasi minsan yung nagpapatubad, sila yung magnanakaw. May lusot po kasi sa lahat ng bagay eh. Kahit po sa bahay lang, para mas simple lang. Bakit yung katulad yan? Nasa church na tayo, for example. Bakit minsan yung anak pa ng kung sinong member na ano, minsan atakam ng pasto, ba't ganun? Kasi may nakikita minsan silang lusot, naglulusot sila sa sarili nila. Eh, hindi naman masyadong masama, hindi naman ano, nakaw lang, maliit na halaga lang naman. Yun lang gusto ko sabihin ito, maraming kasalanan, pero isa yung pagnanakaw. So, gusto ko sabihin again, ang pagnanakaw po yan ay lahat yan kahit sa unbeliever, sa believer, yan po ay dapat nating iwasan. So, another na lang. Deuteronomy. So, mga lingkod na, mga ano yun, ha? People of God. Ito naman isa mga batas, magandang batas sa kanila. Na isa sa mga sinabi ng Diyos sa kanila na gagawin nila at hindi nila gagawin. Okay, sa Deuteronomy, yan ay papasok pa lang sila sa Promised Land. So, iniisa-isa sa kanila yung mga utos, yung iba inuulit. Ano yung dapat mong gawin? Makibasa, ready, go. When thou promising to thy neighbor's sinner, then thou mayest eat grapes thy field at thy own pleasure, but thou shalt not put any in thy vessel. Eat all you can. Diba? So, ganito yan, kahit dito, pag sinabing si Dayan, nag-ano dito, bakasyon. So, yun. So, lahat ng nasa bahay sa kanya yun eh. Ganun lang yun eh. Pag sinabi sa'yo, yun, limitado lang yun. Okay? So, minsan, yan, pag may kainan tayo, nakita nyo naman, kaya minsan, nilalabas lang ni mamaya yun. Kasi, huwag nyo na maubusin yung ano, di ba? Ano ba meron dyan? Di ba? Bukas, magugutom, iuwi ko kaya yung... Nakita nyo yun? Kahit sa eat all you can, ganun lang yun. May presyo lang yan. Habang andito ka, presyo niyan, medyo mahal kasi ka, eat all you can eh. 500, di mo kayang kainin lahat yun. Pero, sabi daw, huwag ka mag-uwi. Kasi pag inuwi mo na yung hindi sa'yo, pag nanakaw na yun. Amen? Na, ay, hindi, nagpapakain ka naman. Hindi, may usapan lang tayo hanggang dito lang. So, maganda example yun, no? So, huwag ka na mag-uwi. Liba na lang pag sinabi siyang okay lang, di ba? Tama ba to? Dali ah. Zechariah 5:3. Ay basa po, ready? Go. Then said he unto me, this is the verse that goeth forth over the face of the whole earth. For everyone that steereth shall be cut off as on this side according to it, and everyone that sweareth shall be cut off as on that side according to it. So ano daw yung batas? So, alam niyo naman yan, pag ikaw kasi, pag mag-anakaw ka, galit lahat ng tao sa iyo eh, dapat. Kasi lahat tayo nagtatrabaho para magkaroon. Gusto mo niya, walang problema yan. Salamat nga sa ganitong klase ng gobyerno sa atin. Kapitalistik tayo eh, no? Kung gusto mo maging mayaman, wala kang pakialam, pagtrabahuan mo lang. Yan ang rule. Nakinuwa rin po yan sa Bible. Ang problema, yung iba nga, magnanakaw. So, anong gagawin sa magnanakaw? Meron daw, ano sabi dyan? Merong sumpa. At alam nyo ba yung yun, ang pagtatay mo magnanakaw, manluloko, anong gagawin mo? Alam mo yun, kumain ka dahil sa panluloko. Kumain ka dahil sa pagnanakaw, anong gagawin mo? Magtitunog ka ba? Unless, naturuan ka, di ba? Kaya ganito po tayo,
kayo, hanggang pasalamat kayo sa Diyos, di ba? Kasi kahapon, na-realize ko, nag-soul winning tayo, hindi ginagawa ito ng iba, di ba? Ilang beses yung nag... Ako, paulit-ulit yun, yung feedback ng tao, ganun lagi. Pasto, salamat, nandito kayo ngayon, sinin mo sa amin yun. Wala nang iba nagtuturo niyan. Di ba? Ilang beses yun, hindi natin, descripted yun. O bakit paulit-ulit? Kasi blessing yun sa kanila. At yung, yun nga, bakit ko ati nagtuturo ng tama? Kasi may sumpa po yun. At kaya tayo, pag nakausap natin sila, sasabihin natin totoo, hindi tayo yung tipong takot. Kasi alam natin, kahit magalit sila, hindi ko kasalanan yung managsinungaling sa inyo. Hindi namin kasalanan yun. Kung ba't nasasaktan ka ngayon, kasi ang tagal kayong pinagsinungalingan, andun yung sumpa sa inyo ngayon, ngayon inaalis nga natin eh, supposedly. Okay? So, naalala ko lang yun. Pero, yung dito naman, pag magnanakaw ka, ganun po yun. Yung anak mo, alam, magnanakaw ka ngayon. Kaya ang tema natin ngayon, huwag ka na magnakaw. Diba? Sa Ephesians, pupunta natin yan. Pero punta na natin, kasi mukhang hanggang hapon to eh. Punta natin sa Ephesians 4. Anong verse yun? Binigay ko sa inyo kanina. 28. Ay, basa. Ready, go. Let him that sows feel no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that. Yun. So, Ephesians na po ito. Ibig sabihin, ito na po yung tinuturo sa mga church. No? Ngayon, medyo ano yan, ang daming nakalapaloob dyan. Pero yung iba daw talagang dating nagnakaw. Parang kanina, binanggit natin kanina, ang daming misa ninanakaw. Hindi naman sa inyo, di ba? At lalo yung mga sa may maliit na bagay. Kung nagnakaw ka, katulad nitong nangyari dito sa may curse sa kanila, sa Zechariah, anong gagawin mo? Huwag ka na magnakaw. Amen? At anong kabaliktaran ng pagnanakaw? Magtrabaho ka kasi lahat naman tayo kailangan din ng pera. O yung mabibili ng pera, yung pera pang-exchange lang kasi yan eh. Gusto mo ng pagkain, gusto mo ng services, gusto mo ng tubig, ng kasiyahan. Pagtrabahuhan mo. Para yung curse na binigay sa kung sinong kamag-anak mo, nanay, tatay mo, ano mangyari, maputol. Amen? Kasi ganun po yan eh. May sumpa sa mga magnanakaw. Dito natin tatapusin sa Matthew 19. Isa pa. Ang sabi dyan, eh basta sa Old Testament lang naman yan eh. Moses lang yan eh. Masahin mo. Ready, go. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false. Okay, so karamihan, no? Actually, lahat po yung inulit sa New Testament except yung Sabbath. So malinaw po yung inulit yan. Yun ang rule dati, masama yun. Hanggang ngayon, masama yun. Inulit po ni Jesus yan. Kaya lalo na pag Kristiyano ka, ano, magyanakaw ka ba? Kahit maliit na bagay, wag. Amen? Amen. Busin natin sa Romans 13. Ako na lang. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thyself, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, again, inuulit. Pero maganda dito, yung bandang huli. Sino dito nadadamihan sa ano, mga batas? Sino dito ang nadaanan nyo ba yung ano? Anong kinabusado nyo sa preamble? Ah, sa ano pala? Constitution. Family code. Family code. Diba? Ang dami yan. Ano yung Article 3? Ang paborito natin ngayon, Bill of Rights. Yung tuwa tayong territory. Territory. Kinabisado po namin dati yan eh. Ang ganda niya kasi maaalalaman mo yung
karapat-dapat sa iyo, yung mga pinag-isipan nito, mga nag-frame niya, ganda rin yan eh. Yung mga amendment niya sa US yan eh. Ginaya lang po natin yun. Di lahat, pero marami dyan. So, gusto ko sabihin, ang magaling sa Diyos, kahit po sa mga preacher, ako minsan, nahihilo ko, nahihilo ba kayo minsan sa akin? Hindi naman. Kasi nga, ginagawa ko, yung nakakahilo, ginagawa ko simple. Pero ako minsan, nahihilo ko, kasi ano, natuturo ko dito, paano? So ngayon, ganun din ang Diyos, mabait ang Diyos eh. So ang daming, ano, ang daming, huwag kang magganyan, huwag kang magganyan. At kaya sinabi pa dito, kung meron pang ibang commandment, gusto mo na summary? Ito lang yan. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Okay, yung ibang tao, again, hindi anak ng demonyo ha. Yung mga ibang tao lang, kahit anak ng Diyos yan, o hindi anak ng Diyos, basta hindi anak ng demonyo. Pero sabi dito, paano mo hindi ka magnanakaw? Paano ka hindi magnasisinungaling? Paano ka hindi papatay? Paano kang hindi magsisinungaling? Sabi ko na ba yun? Paano kang hindi pag-iinggitan yung kapwa mo? Ay, sa mga pastor po, ang dami yung inggitan. Kasi nga, yun nga, nagbabasa ako kailan lang yung aking binubura ko yung mga simangmian kasi nag-backup sa Google Drive na puno. So ngayon, binubura ko, tinitingnan ko yung mga conversation ko sa ibang tao. Mga pastor yung iba dun, ha? Ganun, mga inggitero kasi. Kaya, nayayari sila sa, even sa doctrine at sa ibang bagay. Kaya ibang kilala ko na, kaya, ano ko rin si Pastor Lito, kasi kahit paano si Pastor Lito, ang maganda sa kanya, ano eh, meron siyang ano eh, parang may, ganun na yung paglingkod ka ng Diyos eh. Kung may mali ka, pero makaka-rebound ka agad eh. Ganyan yung nakita ko sa kanya. Pag meron siyang kahit konting mali, pero naayos agad. Pag maayos yung puso mo sa Panginoon. Amen? Amen. Buta ka punta doon. Yun nga kasi, so sabihin dito, ayun yung maguluhan, ganito lang yan. Ito yung summary. Mahalin mo yung kapwa mo. Amen? Kahit kung may konting conflict kayo ngayon, eh mahal mo siya. Hindi tayo magkasundo, sinabi ng di ganyan yan eh. Kaso mahal kita eh. Kung ano man yan, ano ba yung mga ginagawang kasalanan sa inyo ng ibang tao? Doon lang tayo, huwag tayo lalayo doon sa steel. Inakawang ka. Ayun, masasabi, inutangan ka, hindi binayaran. Ano pa? Nakakasal yun, di ba? O yung ano ba? Ayun, mga dito, nagdudumi daw. Kanina, may nagdumi na naman doon. Yung CR, hindi man lang plinash. Yung mga gano'n, nakakasal yun eh. O kaya, yes, sakyan. Sabi ko sa inyo, pag nag-ano, ewan ko si Bad kung masungit ito, hindi ako. Naasal din ako kasi nga, alam niyo, high ace, ang hirap bumaba dyan. Gusto mo ba, hinatid na kayo, tapos bababa. Tapos, punta sa likod. Ibuti kong grandiya yan, baliktaran yung ano. Hindi, isa lang ang pinto niyan, sira pa nga. Tapos, isasarado pa lahat ng, kasi hindi nyo sinarado. Nakakasal naman. Ano pa yung mga kasalanan sa atin na ibang, ano, yan, inakawan, late yan, sinundo mo, late, pinatay, ano ba yung patay? May equivalent yan ha, sa turo po sa New Testament. Paggalit ka daw ng walang dahilan, o mali yung dahilan mo, mamamatay tao ka, di ba? Sabi ni Jesus yon. Kaya huwag kayong magagalit ng walang dahilan. Pwede bang walang dahilan? Obviously may dahilan yun, pero mali. So, ano daw? Pero kailangan pa rin nating patawarin at mahalin. Para hindi mo siya ngayon gawa ng masama. Ano pa? Isipin nyo na. Yeah, isipin nyo na sarili nyo. Paano ko, Lord, masusunod dyan? Napakarami. Hindi, mahalin mo lang siya. Para hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya utangan, hindi mo siya napatayin o pag nanasaan ng masama, mahalin mo siya. I mean, alamin mo yung makakabuti sa kanya and then subukan mo lang kung kaya mo lang naman eh. Na gawin mo yun pa sa kanya. And again, sa ating topic ngayon, ano, huwag mo siyang nakawan. Ah, pastor, hindi ko siya nanakawan. Yung iba na lang. Hindi, mahalin mo nga rin sila eh. Para hindi mo sila nakawan, may gano'ng kasing idea. Yung mga Hudyo, ganun eh.
Oh, mali yung interpretation nila sa Bible yung sa usually. O sige, tayo mga Hudyo, tayo-tayo lang, huwag tayo mag-aanuhan. Pero yung iba, okay lang, mali yun. Kasi tayo mga Kristiyano, again, hindi yan reprobate. Ang reprobate naman, napakabihira na lang yan. So pag may nakita ka, pwede mong assume yan, kapitbahay mo, huwag mong gawa ng masama. Amen? So mahalin mo siya, huwag mo siyang nakawan. So tuloy po natin mamayang hapon. O sana again, ang panalangin natin at ang objective natin dito, yung pagnanakaw po kahit maliit na bagay, sana matanggal sa atin. And yung kanina pinapasok, kanina idea, ano yun? Pag nakita mo sa ibang tao, maalis na dapat agad sa kanya, lalo anak mo, kapatid mo, ano dito? May nagnanakawan dito ng ano? Ano ba? Yung kanina mga nabanggit, respeto, ano may manangyari sa church? Ba't nagsisiraan? Ganon, nag-uunahan. Nagpapapogian, papagalingan. Nakakaasar yan eh. Hindi naman natin kailangan gawin yan. Amen? Pasarapan na lang kayo ng luto, okay yun. Pero, wag mo naman lagyan ng lason yung yung pagkain niluto ng isa, sama naman yun. Ano pa? Kunwari, si ito, nagpapakanta yung isa, parang nangyari yung sa iba, di ba pinapatayan ng ano? Eh, iba kasi sa ibang ano, kaya nga tayo ganyan eh. Yung iba may nag-ooperate dyan. Eh, pag galit yan sa isa, pag ako kumanta, maganda, di ba? O, siya nakakanta, sandali. biglang mawawala yung mic ko. Buwelong-buwelo na. Sa bagay tayo, hindi naman kasi tayo masyadong performance-based dito. Pero, ano ba yung nananakaw nyo? Minsan. Ha? Kalayaan. Ano yan? Pumili. Malati kang sinasabihan. Ano yung nanakaw doon? Konting ano lang. Konting kibot mo lang. Konting kibot lang. Sobra naman. Ano yung nanakaw doon? Honor. Honor. Respeto. No? So, tama rin yun. Kaya mahalin mo yung kapatid mo. Amen? Ito lagi gusto pa sabihin. Bakit tayo magtatapos? Kasi malalaman din naman yan lahat eh. Amen? Napasok yung kahapon namin sa halala. Alam ng Diyos lahat. Amen? So, kaya huwag kang magnakaw. Pasto, mayroon ako sa pelikula. Sorry ah, medyo mag-ano lang ako. Isang oras na ako. Dati kasi palabas ako. At kayo rin, may mga papanood din kayo. Itong isang pelikula, loko-loko talaga itong mga to eh. Ang ginawa nila, alam mo naman kasi ngayon, global economy na eh. Tindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, ang ginawa nila, ninakawan nila yung lahat ng tao halos. Kaso, ano lang, parang 5 cents lang. Parang 2 piso ata, ganyan. Magko-compute nga ako. Para hindi mahalata. Oh, para hindi mahalata. Yun po yung kanilang objective. Asa na ba yung calculator ko? Calendar pala yan. So, biyating, ilan na ba ang tao ngayon? 8 billion na, di ba? 8 billion. 8. Hirap ko na sa music, ah. 1,000, million, billion. Kung ninakawan mo ng times 25 cents lang. Zero. Sige. Hindi, piso na lang. Mapansin mo ba yon? Piso. Nawala yung... Eh kung 8 billion yon. 8 billion. Lahat ng tao, eh kung 5 piso. So, ganun ang ginawa nila. 800. Hindi. 40 billion. Pag 5 piso. Eh salamat naman. Wala namang back accounting iba. Sabi natin ganun, maliit na bagay. Kasi hindi ata bawat tao yung parang bawat transaction. Ganun ang ginawa nila. So, hindi mo mapansin na yun. Okay? So, kaya ang gusto ko sabihin to, kasi mga pelikula po ngayon, yun ang nag-influence sa atin eh. Amen? Tama ba? Yung iba dyan, kaya sabi sa inyo, mga iba, jowa-jowa, bakit? Kasi napanood ko sa ganitong pelikula. Pinanood namin to eh. Anong ginawa? Nag-meet lang sila. Mamaya, sila na.
So, na-influensyahan kayo. Huwag nyo sabihin hindi. Eh, ganun din to. Robin Hood. Nanakaw siya doon sa mayaman, ibibigay sa mahirap, kunwari. So, masama din yun. Pero pag napanood nyo, may influensyahan kayo. Ito kaya sa topic, sa pagnanakaw. Ganun, nagnakaw sila ng maliit na halaga lang. Walang makakaalam. So, basically, walang biktima. Parang ganun. But still, sila ay nagnakaw. So, ang gusto ko sabihin doon, huwag na tayo magnakaw. Amen? By the way, isang posible naman yung pelikula lang yun. Pero still, actually, ginagawa na iba yun. Balik tayo sa bakuna. Hindi, yun. Pero ganun din yun. By the way, ito, kawaning ako siya. Kung ako lang una magsasabi sa inyo nito, binabalak na. Eh, nasabi ko na pala last time, di ba? Sa US daw, nagmamas-mas na naman sila doon. So, sana po, maging matalino na tayo, huwag na kayo magpabakuna ulit. Amen? Kasi ganun po yan. Pag nanakaw po yan, sabi natin lang, dinonate. Hindi po dinonate yan. May ibang nag-uusap dyan. Dahil i-donate ko sa iyan, merong equivalent po yan na ganun din, bayad or pwedeng agreement na sige, do-donate kayo ngayon, pero yung next, yeah, parang business lang yan eh. Binigay ko sa iyo, yeah, patikim lang. Parang pre-taste. Alam niyo, pre-taste, di ba? O sige, o nasarap ba? O sige, next time, bumili ka naman. Ganun yan. Kaya pag dami pa rin naloko niyan, si Bill Gates kaya parang sobrang yayaman na yun. Mabuti man lang kung hindi tayo apektado, eh, paano apektado yung kalusugan natin. Again, mamayang hapon po, hindi ko pa masyadong nanay sustansya eh. Medyo may hangover pa ako eh. So, but anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, isisa namin, Panginoon, simpleng kasalanan po ito, Lord. Pwedeng at ginagawa po ng bawat isa. Depende rin po sa halaga, kadalas, Panginoon, pero I pray na ito po ay something na hindi namin gagawin, Panginoon. Makita namin yung consequence, nakita namin kanina yung consequence kay Akan, nawa, huwag namin i-risk ito, Lord, maging magnanakaw kami at magayahin pa kami ng pamilya namin, ganun din po yung iba. Iba nagsisikap, kaya iba alos dami ng opportunities, pero iba, bakit wala? Either hindi madiskarte or may nagnanakaw po yung mga opportunities din na dapat sa mga karapat-dapat din, Lord. So I pray na matindihan namin ang pagnanakaw, Panginoon, ay hindi nyo gusto, nakakasama ito sa amin, sa lahat. And therefore, ito po yung aming iwasan. Aming hapon po, Lord, ibalik naman kami. Matindihan namin ang lubos ito, Lord. And ganun din po sa aming mga soul window, Lord, ay hatid. At mabibili, Panginoon, ano man yan sa aming araw ng bukas, Panginoon. Mas pasagin din po, Lord. Mamaya, sa aming kakainin, Panginoon, na salamat sa mga naghahanda, patuloy. Sila po ay nag-ilikod sa inyo. Sa amin, I pray, palayin yung bawat isa. At yung pagkain, Lord, ay basbasin niyo rin po, Lord. Alam po, Lord, kaya malalati. In Jesus' name, I pray.